ayun na nga, ano, mag-aayos na tayo ng ating double cage dahil meron na akong kukunin bukas na ibon. Bali, dalawang ibon ang aking kinuha. Tapos bukas ko siya makukuha ng umaga. So ngayong video ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-set up ng aking breeder. Ayan. So ang gagamitin nating double cage ay itong aircon type. Ayan. So kung mapapansin nyo, ang aircon type ay may ganitong pinto. Ayan. Ganyan palagi dapat ang aircon type. Kasi itong mga simpleng double cage, ganyan ang pinto, tapos may butas dito sa gilid kung saan natin nilalagay sa labas yung nest box. So ayan yung simpleng double cage, tapos ito naman yung aircon type. Kaya huwag tayong malilito kung ano yung pinagkaiba nila. Okay? So kung ang ano natin dito, ang setup natin ganyan na nasa loob ang nest box kasi nga aircon type. At kung makikita nyo itong dito ang saluhan ng nest box. Ayan, dyan ang saluhan ng nest box. Kaya hindi itong nest box, ay itong cage na to ay iba dito sa isang cage. Kung makikita nyo may linya, ayan, diba, magkaiba. So iba-iba kasi ang design ng mga aircon type. Iba-iba kasi ang gumagawa niyan. Kaya ganito yung mga itsura. Ayan. So ang gagamitin nating nest box ay itong DIY drawer type natin. So ito ang ginawa nating drawer type na dapat ay simpleng nest box lang. Ayan. So kung makikita nyo, madumi. Nagamit ko na kasi to dati. Ayan. So may mga ikot-ikot. Tapos hindi natin masyadong nagamit dahil paiba-iba tayo ng nest box at ng ibon. Ayan. So syempre ang una natin gagawin ay ilagay yung nest box doon sa AC type kung ano ang sukat ng ating double cage na AC type. Kasi di ba nga may iba-ibang patungan ng nest box. Kaya iba-iba din ang sukat ng nest box. Ayan. So kung mapapansin nyo, saktong-sakto, di ba? Saktong-sakto yan sa nest box na mga naka-stack sa akin. Kaya kung gusto nyo malaman ang size ng aking nest box na to, ayan ay 8x8x16.5. Ayan. So 16.5 to, ito na yung pinakamahabang nest box ng African lovebirds. Tapos yung hook dito ay lilipat natin dahil mali yung pagkakalagay ko. Ayan o, sobrang mali. Kaya doon natin ilalagay sa kabila. Tapos ayan na ang setup ng nest box doon sa double cage. Ganun lang naman kasimple. Tapos ang isusunod naman natin ay itong mga mineral block. Ayan, gamit na to. Ayan, pati ito naman hindi. Ayan, bago pa lang to. Ayan, so mineral block. Wala ta kasi tayong ano, cattle bone. Yung cattle bone natin nasa flight cage. Ayan, kasi ang mas maayos na ilagay sa flight cage yung mga cattle bone. So, yung mineral block, marami naman ako niyan. Ayan, kung makikita nyo, madami pa ako niyan. Madami kasi akong binili noon, 30 pieces. Eh, hindi ko nagamit lahat kasi nagkaubusan din mga ibon ko, sinagibenta ko. So, ayan ang paglagay ng mga mineral block. Ang nilalagay ko lang sila malapit dito sa may butas. Tapos ayusin natin yung hook doon para hindi makulog. Tapos yung isa naman. Yan. Diyan ako palagi naglalagay sa malapit sa butas ng nest box para paglabas nila pwede kagad nilang tukain. Pwede rin dito. Yan, pwede rin dyan para kapag nasa baba sila, tumutuka ng seeds, mapapansin nila yung mineral block. Ayan, so nakita niyo yung butike. Ayan, may butike sa likod, oh. Ayan, nakatago pa yung butike. So, ayan ang pag-setup ko ng mineral block. So, ang isusunod naman natin, yung ito mga perch. Kung mapapansin nyo, itong perch na to ay sakto lang sa gilid ng nest box. Ayan o, di ba? Sakto lang. Hindi siya, ano, hindi siya tumatama. So, pangit kasi pag ganun, mas okay pag ganito. Para pag paglabas doon sa butas. Ayan o. Ayan o, tignan nyo. O, paglabas dito sa butas, o, di ba?
saktong-sakto, hindi na sila ano, mahirapan pa para makakatuka din sila dito sa no. Ayan, paglabas sila, tutukain nila to yung nilalak. So, ganoon naman sa kabila din. Ayan, ganoon din ang pag-set up ko sa kabila. Ayan, mas okay kung magkaano sila, magkalinya. Ayan, pero medyo mahirap lang siya ipasok dahil nga ay magsisiksikan sila sa space ng hook tapos doon sa alambre. Kung mapapasok nyo dyan, no, mahirap isingit, di ba? Kaya kayo na ang mag-ano dyan, ang mag-discarte kung paano nyo maipapasok ng maayos, kung paano nyo maayos basta hindi gigewang ng gigewang, hindi magkakaroon ng problema kapag nasa perch yung mga ibon natin. Kaya i-try naman natin yung isang isabit natin muna bago yung kabila. Ayan, try natin to. Tapos isabit natin tong kabila. Tingnan natin kung papasok din, kung mas madali tong gawin. Ganun din, hindi din, mahirap pa rin. Kaya mahirap siya ipasok, pero mas okay kasi kung ganyan ang pagkakasabit ng mga perch, magkadikit para syempre hindi maano sa space. Ayan, so ibalik na lang natin, sapilitan na lang natin na ilagay para sayang kasi sa space eh. Maganda rin kasi ganitong ano, ganitong pagsabit ng perch. So ayan, itodo na natin yan. Bahala na. Ayan, ayan, okay na yan. Basta eh, hindi magewang. Ayan, diba, sakto na, hindi na magewang. Ayan, so mas madali silang magkakakitaan, o, diba? Pagpatong, o, ganun din, o, diba? So, ganyan ang paglagay. So, syempre, hindi naman mawawala ang ating mga patukaan. Tapos, painuman. Ayan, ayan ang pinaka-simpleng ano, simpleng pagkakaano. Tapos ito, kung mapapansin niyo, patukaan ko saktong-sakto kapag pinapasok kasi meron tayong ibang patukaan tulad itong kay Duby na pag ipapasok mo doon sa AC type eh hindi magkakasya. Tignan mo ah. Tatry natin. Ayan, paglagay, pagpapasok mo, naiipit na agad. Mahirap na. Baka pag nagkamali ka ng pasok, eh, biglang makalabas yung ibon mo. Kaya, mas okay kung hahanap tayo ng patukaan na sakto din doon sa pinto, sa butas ng pinto, para hindi, ano, hindi na mahirap i-adjust yung patukaan. Ayan. Tapos, ito, ang last ng ating isang setup dito sa kabila. Ayan. So, ganun lang naman kadali ang aking pagsisetup. Wala namang mahirap doon sa pagsisetup ko. Tapos, ganito ang itsura ng ating fostering. So, dalawang nest box sa isang cage. Ayan yung ipapang-foster natin. Ganyan ang setup ko ng pang-foster. Tapos, kung titignan natin yung loob nito, ay wala pang kadumi-dumi. Ay, hindi naman sa kadumi. Kawalaman-laman. Wala pang laman yan. Hindi pa na gagalaw yan. Ayan, diba? So, malinis yan. So, mga ganitong setup ko, dalawang nest box sa isang cage, mapa-double cage na normal or sa, ano, AC type, ganyang setup, mapang-foster natin yan. Ayan. Kasi yung mga ganito natin, yung one cage, one pair, one cage, one pair, one cage, one pair, one cage, one pair, ayan yung mga nagbubuga sa atin ng mga high-mute. Tapos yung mga ganito, ayan yung mga pang-foster din natin. Basta dalawa ang nest box sa isang cage, mga pang-foster natin. Ayan. So maglalagay tayo dito kasi foster yan. Tapos dito, mag-foster rin tayo dyan. Ayan, pangalawang nest box yan. Tapos ito, pangatlong nest box dito kasi pang-foster natin yan. Bali, tatlong nest box pa ang kailangan natin para
maano natin. Tapos itong mga nestbox kasi dito, hindi natin gagamitin yan. Pang mga AC type kasi yan, kaya hindi natin pwede gamitin sa mga simpleng double cage. So, ayun lang naman guys ang aking matuturo ngayon about sa pagsisetup. Ayun lang naman yung balak ko sa pagsisetup. Okay? So, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo kay Kimwell Maranata, kay CJ Rockstar Gamers, kay Kiana J. Mendoza, kay Tetsuya Kuroko, shoutout din kay Nat Makes Vlog, kay Nilda Riala, kay Estong Jedormio, kay Francis Joshua Rodrigo, kay Dominic Lasra, shoutout din kay Lance Russell Boras, Kyle Andre Perez, Enzo Maka, Giovanni Bertuccio, shoutout din kay Cyrene Mamaril, Zervon Liwanag, shoutout din kay Wendell Carig, kay John Dave De Jesus, kay Ams Daniel P. Herrera, kay Mio P. Fernandez, kay Jopel Chua, kay FRMG Palaboy, shoutout din kay Leno Bashong, kay Kyle Andre Perez, kay Mark Harvey De La Cruz, kay Arnel Velarde, kay Joaquin N. Juan, so, kay Susanti Sico, shoutout din kay Angelo Rojas, kay Nobong TV, kay Aisha Valles, kay Daryl Lazo, kay Jacob Danganan, shoutout din kay Mike Juan, kay Mickey, ayan, kay Mickey, shoutout din kay Angelo Briones, kay Florence Aquino, kay Angelo Raimundo, shoutout din kay Lorenzo Baracena, kay Jeremy Lora, at shoutout kay Johnny Bone. So, kung gusto nyo pa-shoutout, comment lang naman ang gagawin natin para ma-shoutout kayo kada video namin. Tapos, kung may mga katanong po kayo, comment lang kayo at sasagutin namin yan. So, salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.